Ipinakita ni Senator Robin Padilla ang koleksyon niya ng mga matataas na kalibre ng baril. Pinag-uusapan tuloy kung pwede nga bang magmay-ari ng baril ang mga dating convict. May report si Mav Gonzalez. Ito naman yung asawa ko ngayon. Ito naman yung girlfriend ko. Yung asawa ko, may girlfriend ako. Live sa Facebook, isa-isang ibinida ni Senator Robin Padilla nitong Lunes ang koleksyon niya ng mga baril, kabilang ang ilang high-powered firearms. Mas magandi po sa ginto ang laman nito. Hindi ako nagtatago ng ginto, nagtatago ako ng baril. Nakaukit pa ang pangalan niya sa isa. Ito yung The Bad Boy Vault. Senator Robin Hood Padilla Edition. Ayon kay Padilla, lampas 10 ang kanyang koleksyon at lisensyado raw lahat. Nagsanay din daw siya sa gun handling at basic combat. Senyo, gun, kapal. Ang lisensya ko ng baril, permit to carry lahat, ganyan po kapal. 1994 nang makonvict si Padilla dahil sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Sinintensyaan siyang makulong ng 17 hanggang 21 taon. Pero noong 1997, nabigyan siya ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel Ramos. 2016, binigyan naman siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng absolute pardon at sabi sa raw nito na ibalik ang kanyang civil at political rights gaya ng karapatang bumoto o tumakbo para sa posisyon sa gobyerno. Ayon sa abogado ni Padilla, kabilang sa mga ibinalik sa senador ang pribilehiyong humawak ng License to Own and Possess Firearm o LTOP. Pero giit ng isang law expert, malinaw ang nakasaad sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. The law is very clear. There shouldn't be any conviction of any crime. Even if you're granted an absolute pardon, what is extinguished is the criminal liability that attaches to the crime, but not necessarily the crime itself. Parang pinatawad ka na nila. Pero siyempre, hindi pa rin nila nakakalimutan yung kasalanan mo. Ayon naman sa HEPE ng PNP Firearms and Explosives Office, dahil may absolute pardon na si Padilla, pwede na siyang magkaroon ng lisensya para lang sa short firearms kahit na-convict siya dati. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.